What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Meron lang akong gustong basahin guys, kasi may mga nag-comment nga dito. At basahin na rin ang inyong mga comment mamaya. Sinabi niya rito, ang gawin nyo, mag-pray kayo para sa paglabas ni FLM. Dapat sikreto mga yan, lalo lang didiin sa loob si FLM. Kaya until now, naghihirap sa loob si FLM dahil sa sabi-sabi. Wait nyo na lang, what next? Kasi malaki tao kalaban niya. Ayo mga guys ha. Pero ang mga lahat ng yan ay nakatadhana nga na sinasabi natin. Kaya dito, babasahin ko sa inyo sa huling habilin sa Tagalog ng ating President Marcos. Ito, sinabi niya dito, kasihan ng pagpapala ng Amang Diyos ang sinumang uunawat magpapakalat sa mga mamamayan upang lumaganap na ang mga biyayang ipinagkatiwala ng Ama kay Martin at biyaya para sa lahat ng mga Pilipino. Ayan ha. Ayan. Basahin na lang muna natin dito. Maganda-ganda rito sa dito ng parteng kung kailan pinabagsak na ang ating Pangulong Marcos. Ang ilang mga mamamayan na paniwala sa pagkakasangkot ko daw sa kamatayan ni Ninoy, gayong ako'y biglang pinaupo ng mga buhaya upang usigin sa kasalanang di ko namang ginawa. Kaya nagpumilit akong tumakbo upang ipakita sa sambayanang ako'y malinis, ngunit ang naganap ay isang trahedya noong Pebrero 25, 1986 matapos ang malawakang pandaraya sa halalan noong Pebrero 7, 1986 na ginawa ng ilang kaalyado ko ng grupong tumututol sa pamamahala ko na nagbunga sa makasaysayang rebolusyon ng mga tao laban sa akin upang mapilitan akong bumaba, makasuhan ng sari-saring kasalanan di ko namang ginawa bago ako bumabay. Sinabi ko sa bansa na ang bansa'y aahon sa pagdating ng panahon, ngunit mauuna muna ang mga malawakang panloloko ng mga nagpapanggap na mga anak ko't pamilya. Ayan ha, nagpapanggap na mga anak ko't pamilya. Malawakang panloloko ha. Malawakang panloloko ng mga nagpapanggap na mga anak ko't pamilya. Malawakang panghuhuthot sa mga kawawang mamamayan sa pamamagitan ng pangungurakot, malawakang panloloko sa taong bayan na ang taong bayan ang may utang, ngunit sila ang nakakaalam na ang perang ipinapautang ng World Bank at IMF ay perang inilaan sa mga Pilipino, kaya di nila iyon babayaran kundi taong bayan ang magdudusa, lalo't ipinagbabawal ito ng batas ngayon ng Pilipinas. Magkakaroon ng mas malawak na paglisan sa sariling bansa. Ayan na yung mga OFW yung umaalis. Upang ipaalilat pahirapan ng sarili, gayong ang perang ipangsusweldo'y pera din ng mga Pilipino. Higit sa lahat, ang nakakasulasok na anyo ng mga Pilipino sa pagdating ng kagipitang iyon na titindi ng titindi kung hindi mababasa ng mga mamamayan ang nilalaman ng habilin kong ito. Ayan o. Oh.
kaya gustong ipalaganap ito ni Ferdinand Marcos, ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, no? Kung hindi mababasa ng mga mamamayan ang nilalaman ng habilin kong ito. Ayan, no? Kaya kailangan, sinabi nga niya dito na, ipalaganap. Magmula noong ako'y bumaba sa upuan bilang Pangulo ng bansay, naranasan ko rito sa aking pagkakabihag sa Amerika ang mas matindi pa sa kamatayan na riyang ako'y inuusig ng walang kadahilanan at iba pa't alam kong mararanasan din ni Anthony Santiago Martin ang paninira at pag-uusig. Ayan na yung nararanasan ng ating idol ngayon. Paninira at pag-uusig sa kanya ng mga naghahangad sa biyaya ng Amang Diyos na inilaan niya sa atin. Kaya't magpapakatatag siya't huwag bibitiw sa pananalig sa kanya, lalo't siya ang may-ari ng mga biyayang bigay niya sa atin. Ang aking huling habili, lahat ng mga tinubo ng mga kayamanang nakatago sa buong mundo, ang Ingles na katunayan nito'y mapapasa kamay ni Anthony Santiago Martin, ay isinalin ko ng buong isipan kaluluwa. Kaya yun, meron yung English version nito. Kapangyarihan puso sa mga mamamayan ng Pilipino ang pagiging katiwala ko sa mga biyaya ng amay. Isinasalin ko ng buong buo kay Anthony Santiago Martin. Ito, may nagpanggap na talagang Anthony Santiago Martin, pero itong Anthony Santiago Martin, ito ay codename lang po ito. Codename lang. At ang inaatasang magiging katuwang niya o asawa ay walang iba kundi si Lynn Grace Etz Medina Martin, at ang pagkakasalin ko ng buong kapangyarihan maging katiwala sa kanya, kalooban utos ng ating Ama sa langit, ay ang mga kayaman ay inilalaan ko ng buong buo sa mga Pilipino, kasihan ng pagpapala ang amang Diyos, ang sinumang uunawat magpapakalat sa mga mamamayan upang lumaganap na ang mga biyayang ipinagkatiwala ng Ama kay Martin ay biyaya para sa lahat ng mga Pilipino. Buong kaganapan kong nilalagdaan ng pakanan ang habiling ito ngayong ika-20 ng Setyembre 1892. Ayan mga guys, at meron nga dyan mga pirma ng ating Pangulong Marcos. Ayan ha, kaya yung nagsasabing bawal ipalaganap ay sinabi mismo na kailangan nating ipaalam sa mga mamamayan. Ito, meron pa tayong uunahing babasahin dito, yung sinabi ni ito, maganda rin ang sabi ni Rogelio Ancheta dito sa ating Abolition of BBM na blog. Tama yan, Sir Roman. Yan yung sinasabi natin na si Francis Leo Marcos ay anak sa espiritu at katotohanan ni Pangulong Marcos, dahil nga hindi siya dumaan at nabuo sa normal na pagtatalik ng mag-asawa. Ayan, sinabi na ni Rogelio Ancheta, siya ay nabuo sa tulong ng mga bihasang kamay ng siyentipiko na dalubhasa sa agham, at siya ay itinanim na parang isang microchip sa katawan ng babae. Ayan, sana maintindihan nyo yan, yung sinasabi nating high-tech procedure na iblinag nating matagal na. Hawig din yan kay Kristo na binuo, hindi rin sa normal na pag niniig ng lalaki at babae, kundi sa tulong ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay inilagay siya sa sinapupunan ng magdadala sa kanya. Ang tawag dito ay Immaculate Conception, dahil walang involved na sex. Kaya ang pagkatao din ni Francis Leo Marcos
ay parang immaculate conception din dahil walang involved na sex. At dahil dito ay talagang kakaiba siya kaysa karaniwang tao. Ay mga guys, nakita nyo naman yung ating sinasabi at pinatunayan yan. Meron yang yung kumakalat na mga audio na nag-uusap sila ni Sekiyama na bagaman ang nagluwal sa kanya ay hindi niya kadugo. Yun. Kaya pilit nilang sinasabi na siya ay Mangusin dahil yung nagluwal ay si Remedios Mangusin. Yun na po. Ayan, sinabi ko na po ang katotohanan kay Idol Francis Leo Marcos. Ayan guys, at tuloy pa natin yung mga pagbabasa ng inyong mga comment dito. Marami mga comment at shout out na rin ito mga guys. Magiging shout out na itong reading comments natin. Ito si Jonathan Paron, ano ba ito? Ito basher, ito si Jonathan Paron eh. Basher ito, hindi na natin basahin yan. Terdex De Castro, wala talagang magbabago kung ang pag-iisip ng tatayong leader ay katulad ninyo, Jonathan Paroni. Heller, ay mga ano ito. Ito pati si Adolf Hitler, puro katangahan ka mo. Ayan, puro katangahan daw ang pinagsasabi natin, puro kababalaghan, sabi ni Jonathan Paron, ang sinasabi ko raw. Ay nasa inyo na yan kung maniniwala kayo, at may binabasa nga tayo na last will, Tagalog at English na yan, yung last will na yan. Erlinda Escanilla, siguro po ang tanging makapag bibigay ng linaw ay ang sa kanya ay nagluwal at nagpakalaki. Ayan, nagpalaki. Ayan, sinasabi ko na nga po, yung nagluwal sa kanya ay isinaksak lang yung similya ng mga magulang ni Idol. Dahil nga medyo matanda na at hindi naman talaga magkarelasyon yung ama't ina ni Idol. Kumbaga, may kasunduan lang sila na kailangan nila magkaroon ng anak. Kaya ginawan ng paraan ng ating Pangulong Marcos na magkaroon sila, na matupad yung kasunduan ng Pangulong Marcos at ng lolo ni Idol. Kaya isinilang si Idol sa pamamagitan ng high-tech na procedure, at yun na nga ang nangyari. Hindi ko na dapat i-elaborate dahil alam na ninyo siguro naman. Thank you Roman Carino TV for supporting our idol Francis Leo Marcos, his innocent and hero during pandemic COVID-19, good Samaritan and bayani in our country, ever in our country. A noble and wealthy loving man and philanthropist kind-hearted person, the only son of ex-president Ferdinand Marcos and sole owner of Marcos Wealth. Spiritual wonder boy and CEO of Humanitarian Foundation. God bless you always. Ayan yung sinasabi ni lagi ni Pangulong Marcos, yung Marcos Foundation ay nakapaloob na ang lahat ng kayamanang para sa mamamayang Pilipino. Ito Ilumi basher yata ito, bakit hindi magpa-DNA para manahimik na lahat? May DNA na po, huwag kayo. Naka-DNA na yan ba?
paglabas ni Idol, may DNA na. Tiningnan kung legit si Idol. Ganun po yan. Naka-DNA na yan, pero hindi na yan ipapakita sa inyo. Hindi na yan sasabihin sa inyo. Yung DNA na yon ang magpapatunay na siya ang tagapagmana ng Last Will and Testament na yan. Ganun po yan. Clara Pastor, yan. Sa pamimigay na yan, bakit siya ang may mas power sa paggamit ng ganong kalaking halaga wala sa magkapatid? Ayun na nga po. Wala sa magkapatid talaga ang kayamanan dahil sila ay hayag. Kung nasa kanila ang kayamanan, nasequester na yan ng PCGG. Ganon po ang pinakasimpleng paliwanag yan. Kaya itinago ang kayamanan yan sa pangalan ng ating spiritual wonder boy na hindi ko nababanggitin kung sino ang tinutukoy kong spiritual wonder boy dito na soul signatory. Martial law, Clara Pastor. Martial law, padami, bulong-bulungan, patay na si BBM. Yan mga kwentuhan, pati kami, nakikinig lang. Nila Gonzales, Merry Go Round, nasa inyo yun, anak, kung ano paniniwala mo. I'm 69 years old at alam ko ang totoo. My uncle was assistant executive secretary ni Macaraeg noong panahon ni Marcos at isa siya sa author ng book ni Pem. At nakaka-meeting niya si Marcos palagi kasama ng dalawang author pa. Yan ang alam mo. It's okay. Ito si Mary Gorang. Sinabihan niya ni Nila Gonzales. Hahaha, balita ng mga ulupong na gustong sirahin si BBM. Buha, BBM pa rin. Ito si Mary Gorang. Maka-BBM ito. Ayan. Marami pa rin talaga naniniwala kay BBM. Ako rin dati, BBM ako eh. Pero, naabolis nga po, anong magagawa natin? Diba? At yung sinabing, already dead in 1975. Nila Gonzales, merry-go-round, high school ako, nagbalita na patay si Bongbong at ako mismo nakarinig sa taga Londoner na schoolmate niya na binaril sa London at namatay siya, pero sandali lang yun, nawala agad. Ayan, nawala agad ang balita kasi Marcelo noon. Kung di ka naniniwala, nasa iyo na yun. Nakatira kami noon sa malapit sa Malacañang at malapit doon ang school namin. Charlie Colliado, ipipilit nyo kasi na si BBM ang signatory. Namatay na nga. Sabi niya, tama. Conchita Bulambot, bulag ba kayo? Kasi may nababasa naman si Sir Roman. Kung bulag kayo, intindihin na lang. Merry Go Round, baliw ata yung nagsasalita o nababangungot. Ayan, ito si Merry Go Round. Ano natin to? Basher natin, ayaw maniwala, yun na nga, may Tagalog na naman akong binasa. Clara Pastor, kung halimbawa siya maging president, si Bongbong, hindi naman siya ang sinasabing signatory dahil yung una ay namatay na. May basher ka, Sir Roman, sabi niya. Pabayaan mo yung mga basher na yan, hayaan mo lang sila. Hindi naman tayo mga ano niyan. Dagdag ano yan, algorithm din yan, mga sinusulat nila at mga likes and dislike nila kasama yan sa algorithm ni YouTube. Fabiola Macario, si FLM lang ang may karapatan sa signatory at wala nang iba. Ayan, naniniwala kay FLM. Lilian Lebron, tapping daw, tapping. Roque Cañete, paano tulungan yan si Duterte, may sarili sila interest na mamuno sa Pilipinas. Ayan, ano to, anti-Duterte to si Roque Cañete. Robert Sara, sir, alam naman natin ang batas kapag ang kalaban ay nasa poder ng gobyerno, laging binabasura, ang dapat ay hustisya para sa kanya. Mga politiko na ang kalaban dahil alam nila na kapag nakalabas si FLM, wala na silang paglalagyan sa politika at ang hangarin nila na
magpayaman ay di nila magagawa dahil si FLM ay gagamitin ang yaman ng Pilipinas para maging masagana ang buhay ng mamamayang Pilipino. Ayan, tama. Kaya nga po, yung sinasabi na mawawala lang ang korupsyon dito sa Pilipinas pag umupo na ang signatory, dahil uusbong na ang Pilipinas, yayamang muli. Kaya yung mga oligarch nga ang gusto talagang sumisira sa ating pandemic hero. Virginia Valiente, kung totoo yan, bakit hindi tayo kayo magpatulong kay PRRD? Conchita Balumbat, Bulambot, naniniwala ko na si FLM ang signatory, siya ang spiritual wonder boy tunay na Marcos. Pernito Gayon Dato, tama ka Sir Roman, kaya ako solid FLM lang, malakas Lipad Aguila Lipad, watching from San Jose del Monte City, Bulacan, solid FLM family. Solidad Arboleda, we believe you Sir Roman. Francis Leo Antonio Marcos, the only one, the one and only pandemic hero, the original signatory, the spiritual wonder boy, we love FLM forever. Ani de Jesus, FLM lang malakas. Fernando Espiritu, di ba ang tunay na tagapagmana ng buong kayamanan ay at mga ginto ni Ferdinand Marcos ay walang iba kundi si spiritual wonder boy, na walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Iyan ang paniwala ni Fernando Espiritu na tumutugma sa ating paniwala. Anesuto Hirose, Sir FLM, mabuhay ka. Kahit anong bintang sa'yo, dito lang kami, di kami bibitaw, mabuhay ka. Sir Roman, mabuhay ka rin po. Ay, salamat po. Anesuto Hirose. Ayan, shout out sa'yo. Ruby Alejandro, siguro nga, kaya hindi pa makalabas si FLM kasi mas ligtas siya sa loob kesa dito sa labas. Maari. Yan yung sinasabi kong divine intervention, na kumbaga pamamaraan ng Diyos na ilalabas lang si Idol sa tamang panahon. Pwede naman siyang mag-file ng kanyang candidacy dahil hindi pa siya nahatulan kagaya ni Trillanes. Chai Engwen, ang tanong, legitimate ba yung last will and testament na binabasa mo, Roman Carino? Ayan ay dinikod lang po yan. Yung English na malinaw ay dinikod sa original. Pwede ko rin ipakita sa inyo yung original na pinagdekodan at mayroong receive, mayroong stamp na na-receive. Ruby Alejandro, nakatakda rin na next election pa siya magiging presidente. Nagiginhawa ang mga Pilipino. Teresita Binluan, I believe in support FLM. We support in 2022. Nawa, makauwi ako para makapagboto ako para kay Francis Leo Marcos. Long live FLM lang, malakas, agbiag, lipad, agilalipad. Briner Colera, tama kasi Roman Carino. Abolition, they are not understand about that. Kaya pinipilit pa rin nila si BBM, mahina common sense nila. Tama. Sir Licoliado, tama ka Sir Roman, pero nandyan ng Diyos alam kung sino ang tunay na signatory. James Bryan, sana po mangyari na ang paglipat ng Aguila para mangyari na pagbabago ng Pilipinas. Jose Floreña, grabe, kinikilabutan ako sa mga sinasalaysay mo Sir Roman. Pero believe na believe ako sa mga nilalahad nyo kasi kakaiba ang buhay ni Sir FLM. Bakit kung hindi siya mahalaga sa ating bansa? Bakit mahigit isang taon na hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin? Kaya naniniwala ako na siya ang tagapagmana at makakatulong sa ating bansa. God bless you always, our pandemic hero. FLM, forever solid, Zenaida Ocampo. Perry Villejo, Sir Francis, makalabas ka na sana. Rebecca
Barantes, Solid Idol, Evelyn Forever, More Until To Die, I Miss You. Idol, watching from Kuwait. Dolita, Jolito Montoya, sana buhay pa ako pag na-claim ng Philippine wealth. Ngayon, parang nabasa na natin to dati ha. Ayan mga guys, at hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino L. TV muling magbabalik.